Happy Sabbath po mga kaibigan. Happy Sabbath. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na napunta po ako dito. Alam niyo po mga kaibigan, ang pinunta po namin sa AUP ay hindi ito. Ngunit mga kaibigan, ay hindi ko po alam kung bakit ang aking pinunta dito sa AUP ay hindi naman natuloy. May iba palang paraan ng Panginoon. Actually, pumunta kami sa AUP para magtinda. Eh hindi magtinda ng pagkain. Eh hindi pala allowed yung pagkain doon sa AUP. Ngayon, Lord, bakit dinala mo pa ako dito sa AUP? Hindi naman pala magagamit yung pagpunta ko. Eh ang nangyari mga kaibigan, nagkaroon pala ng ganitong opportunity. No, praise the Lord. Iba pala ang Panginoon kung siya ang gumawa. No, napapasalamat ako kay brother from Korea na nagbigay ng isang napagandang message in song. Ngayong gabi po ay tayo po ay magsisimula. I will invite you to pray. No, iyuko po natin ang ating mga ulo at let us pray. Heavenly Father, tonight, nagpapasalamat po kami in this wonderful Sabbath. Sapagkat binigyan niyo kami ng pagkakataon magkaroon ng kapahingahan, mag-ponder sa inyong mga salita, na mga makapangyarihang salita, Panginoon. We ask of your Holy Spirit tonight. Ibuhos niyo po ang inyong banal na Espiritu sa amin, sa aming lahat, Panginoon. Buksan ang aming isipan upang magkaroon kami ng kaunawaan at aming makita, maaninag man lang, ang kapangyarihan ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, ako po galing sa Mindanao. Ako po ay from Zamboanga del Norte. At ako po, noong 2017, ay tumigil sa pagiging missionary. 2.5 years ako na nag-serve as a missionary sa Amazing Facts. Tumigil ako sa pag-missionary kasi walang ganun. Missionary, volunteer. Isip ko, aba, gusto kong magpundar, gusto kong mag-asawa, eh wala akong pera. Umuwi ako, tumigil ako, iniwan ko ang Panginoon. Pumunta ako sa mula sa pag-missionary, napunta ako sa Mindanao, bumalik ako sa Mindanao. Alam niyo anong ginawa ko mga kaibigan? Sinubukan kong mag-apply sa BJMP. Kung natuloy ako sa BJMP mga kaibigan, kayo magiging senior ko kayo kasi magiging ano kayo eh? Inspector kayo, magiging inspector kayo. Pero alam niyo mga kaibigan, when I was there sa Mindanao, nagpagupit na ako ng ganyan kasi mababa ng buhok ko, no? Wala nang disiplina. No? Nagpagupit ako ng ganyan. Actually, hindi, nag-graduate po ako ng education. I graduated na secondary education, major in English. Pero kapag ka meron ka kasing level 2 yung eligibility, pwede kang mag-apply kahit sa ganito, sa EBJMP, sa FIRE, sa PNP. Mga kaibigan, alam niyo po kung ano nakakamangha. Ginawa ko yon, but I am empty. Kasi alam ko na iniwan ko ang panukala ng Diyos. I was so empty, mga kaibigan. I know that, Lord, I am not doing your will. Lord, I'm not doing your will. Alam ko talaga, Panginoon, hindi ko ginagawa ang kalooban niyo, pero Lord, kailangan ko talaga ng trabaho. But there is a war inside my heart. May digmaan, mga kaibigan, digmaan. There is a great controversy inside my heart. At ang nangyari, mga kaibigan, napunta ako sa isang psychologist kasi parang mababaliw na ako kasi kinakalaban ko ang panukala ng Diyos. Sabi niya, then you have to choose between the two horns. Dalawang sungay eh. Either I should continue disobeying the will of God or I should go and follow God's will. Sabi ni Ellen White, mga kaibigan, to obey when it seems the hardest. Ang pagtupad sa tuwing ito'y napakahirap is true surrender. Kapag ka mahirap sumunod, no? Pag ikaw ay inutusan ng opisyal mo, ang hirap sumunod kasi galit ka. Kunwari gano'n, no? Kunwari lang, baka sana hindi. When to obey when it seems the hardest is true surrender. Buksan niyo po ang iyong banal na kasulatan sa Romans chapter 8, verse 7. Romans 8:7, sabi po sa Romans 8:7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sabi ng King James Version, ang isip ng tao ay kalaban niya ang Diyos, at siya ay hindi nasa ilalim ng kautosan ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan, ang bawat isip ng tao, kalaban niya ang utos ng Diyos.
Akala ng mga nananampalataya na mabait na ako. Pero the reality is, the carnal mind, ang natural na isipan, kalaban niya ang utos ng Diyos. Minsan iniisip ng mga kabataan, sana wala na lang kautosan. Bakit mayroon pang kautosan? Nagpipigil sa akin? Kung wala lang yung kautosan, then I will have freedom to do what I want. Ah, minsan yun ang hinihingi ng mga kabataan. Gusto nila na magawa ang anong gusto nila. Pero bakit ba parang pabigat lang ang kautosan? Mga kaibigan, sabi po sa Jeremiah 17:19, Jeremias 17:9 o Jeremiah 17, versikulo 9. For the heart is deceitful above all things. O desperately wicked, who can know it? No, ang puso ng tao ay mapanlinlang sa lahat ng bagay. Labis na masama. Sinong nakakaalam? Sabi ng isang DJ, may humihingi ng advice sa DJ. Sabi niya, DJ, anong gagawin ko? Hindi ko na mahal si girlfriend. Tapos may gusto na akong bago ngayon. Anong gagawin ko? Sabi ni DJ, kausapin mo si girlfriend mo, mahirap yan. Sabi niya, basta sundin mo lang yung puso mo. Sabi ni DJ. Pero mga kaibigan, sabi po ng banal na kasulatan, for the heart is desperately wicked. Is deceitful above all things and desperately wicked. Yun po ang nagbibigay pantay-pantay sa ating lahat. No? Ang mga nananampalataya at ang mga hindi nananampalataya, parehong may puso. At dahil pareho silang mayroong puso, ang pagkakaparehas ay parehas ang puso natin, mapanlinlang. Ang mga nananampalataya, ang puso ay mapanlinlang pa rin. Kahit nananampalataya na. Mga kaibigan, kahit tumaas pa ang ranggo mo sa buhay, kahit pa ikay maging major na, maging colonel na, maging general na, dumami na ang star sa iyo, ang puso'y nananatiling mapanlinlang. Kahit pa'y naging PhD ka, naging Masters of ano ka pa, ang puso ay nananatiling mapanlinlang. Alam niyo ba sa survey, mga kaibigan, doon sa US, sa Harvard, pati sa Harvard University, habang tumataas ang iyong degree, Masters in Philosophy, Doctors in Philosophy, pag mas mataas ang degree mo, mas panay ang one-night stand. Alam niyo ano ibig sabihin nun, mga kaibigan? Habang tumataas ang educational attainment ng tao, pawala naman ng pawala ang moralidad. Habang tumataas, mga kaibigan, ang katayuan mo sa buhay, maaaring mapawala din ang pawala ang iyong koneksyon sa Diyos. Kaya mga kaibigan, yan po ay delikado. Delikadong delikado. Sabi sa Proverbs 25 verse 28, ang sinumang tao, ang sinumang tao na hindi nagpipigil sa kanyang sarili ay parang isang syudad na nasira ang mga bakod. It's like a city with walls fallen down. Mga kaibigan, yung wall, noong panahon, no, sa strategy ng digmaan, yung wall is a protective shell para hindi makapasok yung kalaban. Kaya mayroong wall, mayroong fence. Pero mga kaibigan, kapag ka ang tao ay walang pagpipigil, sabi ng banal na kasulatan, siya daw ay parang syudad na nasira na ang kanyang wall. Kapag ka ikaw ay nag-i-indulge sa iyong puso ng iyong galit, minsan iniisip ng tao, mataas na yung ano ko, mataas na yung katayuan ko, PhD na ako DD na ako, Doctor of Divinity na ako, kaya pwede na ako magalit? Pwede na akong ano? Pwede na ba akong hindi magpigil? Ganun ba, ma'am? Pagka mataas na yung degree natin, hindi na, pwede na tayong hindi magpigil kasi mataas na yung degree natin. Mga kaibigan, any man that does not tend to control himself is like a city with walls broken down. At yun ang malala, mga kaibigan. Sabi dito sa Romans chapter 7, no? Balikan po ninyo ang Romans chapter 7. Romans 7:23-24. Sabi ng verse 23, but I see another law in my members. Nakikita ko na mayroong ibang kautusan sa aking laman na nakikipagdigmaan laban sa kautusan ng aking isipan at dinadala ako upang maging alipin ako sa kautusan ng kasalanan na nasa aking laman. Naglalaban dito, mga kaibigan, sa isip ni Pablo ang isang great controversy.
At ang great controversy ay nagsasabi sa puso niya, nasabi ng isang isip niya, ito ang tama, ito ang dapat kong gawin. Ito ang utos ng Diyos, ito ang dapat kong gawin. Pero sabi naman ng laman niya, hindi, ito yung gusto mo. Ito yung gawin mo. Oh, naglalaban mga kaibigan. Anong gagawin mo? Yung inuutos ng Diyos sa iyo? Yung tama? O yung sinasabi ng laman mo, sinasabi ng puso mo, ito ang gusto mo eh, kaya gawin mo. Sabi ni Pablo, dahil dyan, ako ay naalipin sa kasalanan. At sinasabi ng banal na kasulatan mga kaibigan na ang tao ay walang kapangyarihan. Matthew 19 mga kaibigan. Matthew 19 sabi po ng Panginoong Jesus, with man this is impossible. But with God nothing is impossible. All things are possible with God. Kaya ang nangyari mga kaibigan, si Jesus po ay bumaba mula sa langit, pumunta dito sa lupa upang patunayan sa tao that with God nothing is impossible. Mga kaibigan, ang nangyari po, basahin po ninyo ang Isaiah 61 verse 1. Sabi sa Isaiah 61 verse 1, mga kaibigan, si Jesus po ay pumunta sa mundong ito, pinuspos ng banal na Espiritu. Sabi dito, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumakin at ang Panginoon ay nag-anoint sa akin upang aking i-preach ang mabuting balita sa mga meek, sa mga maamo, upa ako'y kanyang pinadala upang talian ang puso ng mga na-broken-hearted. Aba kung na-broken-hearted ka mga kaibigan, si Jesus ay pumunta sa mundong ito upang ayusin yung broken heart mo. Yun ang pinunta niya. Ano ang nakaka-broke ng heart ng tao? Ano nakaka-break sa heart ng tao? Walang ibang makaka-break sa heart ng tao at walang iba na nakaka-break sa heart ng Diyos kundi ang kasalanan. Sin breaks the heart of man. Bakit mga kaibigan, nawatak-watak ang pamilya? Dahil sa kasalanan. Bakit iniwan ni boyfriend si girlfriend? Dahil sa kasalanan din. O yun mga kaibigan, ang dahilan. Kaya dahil sa kasalanan, tayo po'y na broken hearted, ngunit pumunta si Jesus upang ayusin ang puso mo. Ano pa ang ginawa ni Jesus? Pumunta si Jesus sa mundong ito to proclaim liberty to the captives. Bigyang kalayaan ang mga nangabilanggo. Ah, si Jesus pumunta sa mundong ito para palayain ang mga nangabilanggo. Eh, ang dami-daming nabilanggo doon sa ano? Ano nga yung pinakamalaking bilangguan sa Pilipinas? Bilibid. Bubuksan ba yun ni Jesus para makalaya yung mga bilanggo? Ano ibig sabihin ng nabilanggo, mga kaibigan? To proclaim liberty to the captives. Sabi ng sumunod na line, and the opening of the prison to them that are bound. Buksan ang kulungan sa mga nangabilanggo. Mga kaibigan, meron lang pong isang bagay na nag-aalipin sa tao. Ano yun? Ang kasalanan. Mga kaibigan, ang kasalanan nag-aalipin sa ating lahat. Sabi ng kasalanan, sabi ng laman mo, ito yung gusto mo, kaya gawin mo. Sabi ng isip mo, hindi ko na ito gustong gawin, masama ito, pero gusto ko eh. Ginagawa ng tao. Patunay na ang tao ay alipin sa kasalanan. Kahit ano ang degree mo sa buhay. Kahit pa yung President Duterte ka. No? Pasintabi na po kay President Duterte. Pero mga kaibigan, walang ligtas. Alipin ang tao sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, ang tanging kapangyarihan lang upang tayo'y manaig ay sa pamamagitan lang ng Diyos. Meron pong kapangyarihan mga kaibigan na maaring bigyan ka ng kalayaan. At ang makapagbibigay sa iyo ng kalayaan ay makikita mo sa 1 Peter. 1 Peter 1 verse 23. Unang Pedro 1:23. 1 Peter 1 verse 23. Sabi dito, na tayo'y ipinanganak na muli, hindi sa pamamagitan ng binhi na nasisira, kundi sa walang kasiraan, sabagay ang salita ng Diyos na nabubuhay at nananatili magpakailanman. Sabi ng Biblia, mga kaibigan, tayo daw po ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ibig sabihin ng ipinanganak kang muli? No, na si Nicodemo ay nagpapanggap na walang alam. Si Nicodemo ay nagpapanggap na walang alam. Sabi ni Nicodemo, Lord, pwede bang ipanganak muli ang isang matanda na? Ikaw, pwede ka pa bang pumasok sa sulog ng sinapupunan ng mama mo ulit at ipanganak pa? Di ba parang dumb question, di ba? Dumb question. Sabi na,
Lord, pwede pa ba ako pumasok ulit sa tiyan ng aking nanay para ipanganak ako muli? Kasi sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 3, sabi ni Jesus na ang sino mang hindi ipanganak na muli ay hindi makakapasok sa kaharian. Ibig sabihin, requirement yun para makapasok sa kaharian, ipanganak kang muli. Ano ang magbibigay kapanganakan sa iyo muli? Sabi ni Peter, being born again by the Word of God. Jesus is the Word of God. At dahil si Jesus ang Word of God, Jesus has all the power. Matthew chapter 28 verse 18, mga kaibigan, sabi ni Jesus, all power is given unto me in heaven and in earth. At dahil si Jesus ang may kapangyarihan, at dahil si Jesus ang salita ng Diyos, si Jesus at ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan, baguhin ang buhay mo. Ngunit kailan natin babasahin ang salita ng Diyos? Tinanong ko ito sa group namin. Kailan mo babasahin ang salita ng Diyos? Sa tuwing mabait ka na? Mga kaibigan, may kakilala ko sa San Juan City. Kasi nag-work ako doon ng 6 na buwan. Pangalan niya si Anita Borja. Siya ay may kapatid. Ang kapatid niya ay nagbabasa ng Bible. Kaya lang, yung kapatid niya na nagbabasa ng Bible, pag nagalit naman, nagmumura. Sabi niya Nanay Anita, sana hindi na lang siya magbasa ng Bible kasi nagmumura naman siya eh. Yung Bible, hindi yan para sa mga masasama. Para lang yan sa mga mabubuti. Mga kaibigan, hindi po totoo yun. Ang Bible po ay binigay para sa mga makasalanan. Jesus came not to seek the righteous, but to seek that which is lost. Sila na mga nawaglit, sila na mga nawala dahil sa kasalanan, ang siyang pinunta ni Jesus. By virtue, ang salita ng Diyos ay binigay sa tao para hanapin ang mga makasalanan. Hindi ang mga mababait. Kaya kung iniisip mo, ang Bible ay para lang yan sa mga sa mga mababait, para lang yan sa mga banal, hindi totoo yan. Para yan sa ating lahat, kasi puro tayo makasalanan. Kaya kailan mo babasahin ang Bible? When should you begin to read the Word? You should begin to read the Word now that we are yet sinners. Ngayon pa lang na makasalanan tayo, simulan na nating basahin ang salita ng Diyos dahil ito ang magbibigay pagpapabago sa ating buhay. At ang salita ng Diyos ang siyang maglilinis sa ating mga sarili. Sabi naman yan, mga kaibigan, ni Peter din. Sabi ni Peter, sa verse 22, 1 Peter 1:22, yung verse lang na nauna, seeing ye have purified your souls in obeying the truth. Tingnan ninyo na nanalinisan ang inyong mga kaluluwa sa pagtupad sa kautusan, sa pagtupad sa katotohanan. Sabi ni Jesus sa John 17 verse 17, Juan 17:17, sanctify them by the truth. Pakabanalin sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos na siyang katotohanan ang siyang maglilinis sa iyo. Kaya kung ikaw ay hindi malinis, kung ikaw ay nagmumor, nagluluksa dahil makasalanan ka, kung nagluluksa tayo dahil makasalanan tayo, the remedy is read the Word of God. And when you read the Word of God, the Word will purify you. Minsan ginagawa ng tao, mga kaibigan, kailangan kong pigilan yung sarili ko para hindi ako magkasala. Kailangan gawin ko ang mga bagay na ito para hindi ako magkasala. Kailangan magsuot ako ng mahabang palda upang hindi ako magkasala. Kailangan mag-vegetarian ako para hindi ako magkasala. Maraming mga ginagawa ang tao para iniisip niya hindi siya magkasala. Pero the heart will prove that you are weak. The heart will prove that you are weak. Kaya our only dependence is in the Word of God. Siguro mga kaibigan, magbibigay ko sa inyo ng huling kwento. Mayroong isang centurion. Ano ibig sabihin ng centurion? Dapat alam yan kasi mga military kayo eh. Ha? Centurion. Ang word na century ay nangangahulugang isang daan. Ang word na centurion ay magkatunog sa century. Kasi ang ibig sabihin ng word na centurion ay nangangahulugang captain of 100. Kung 100 yung nasasakupan mo, ikaw ay tinatawag na centurion. Century, 100. Di ba? Mayroong isang centurion, mga kaibigan, na may sakit ang kanyang alipin. Nagpadala siya ng servant kay Jesus. Dumating yung servant, sabi ng servant kay Jesus, Lord, kailangan mong pagalingin yung servant ng centurion na nandun, nagkakasakit. Kaya
Ini-invite ka namin na pumunta. E pumunta si Jesus mga kaibigan. Napaparting si Jesus. Nahiya yung ano, centurion. Sabi ng centurion, Lord, nagpadala yung centurion ng isa pang servant. Sabi ng servant, Lord, sabi ng centurion, sabihin mo lang ang salita, gagaling na yung servant ko, servant ng centurion. Alam niyo kung ano sinabi ng centurion mga kaibigan? Sabi ng centurion, Lord, kung kami na mga sundalo ay nag-uutos kami galing sa taas, pababa, di ba gano'n? May chain of command. Sa chain of command. Kung kami sa taas ay nagko-command, meron kaming faith. Naniniwala kami na yung inutos namin sa taas, aabot hanggang baba. Di ba? Kasi, tingnan niyo, pagka nag-command lang yung nasa taas, talagang nananampalataya yung nasa taas na yung inutos niya aabot sa baba. Kasi lahat kayo gagal parang mechanical yan eh. Gagalaw lahat para magawa yung command. Sabi ng centurion, Lord, ganun kami sa mga military. Kaya Lord, sabihin mo lang nagagaling yung servant ko, mangyayari. Ah, ganun mga kaibigan. At sabi ni Jesus, wala pa akong nakitang pananampalataya na kagaya nito. Kahit sa bayan ng Israel. No mga kaibigan, ang ibig sabihin po niyan, pag itong salita ng Diyos ay iyong pinanampalatayaan, ang Bible ba kayang linisin ang buhay ko? If you believe the word, a simple faith, kung nananampalataya ka sa salita ng Diyos, simpleng pananampalataya, kaya ba talaga akong bigyan ng pagbabago ng buhay sa salita ng Diyos? Pagka naniwala ka mga kaibigan, simpleng paniniwala lang, binasa mo ito, pumasok sa buhay mo, magbabago ka. Bakit mga kaibigan? Marami na akong nakilala. Si Andrew Michelle, nagbasa ng Bible for 2 years. 7 counts ng armed robbery, 7 counts ng kidnapping. Malala. 16 years old pa lang, kinulong na siya. Kasi malala na yung ano niya, buhay niya. Pero dahil sa Bible, mga kaibigan, nagbago ang kanyang buhay. Kung nagbago ang buhay ng mga makasalanang ito, bakit hindi maaaring magbago ang buhay ninyo? Bakit hindi maaaring magbago ang buhay natin? A simple faith. Last verse para sa inyo, mga kaibigan, is nasa Thessalonians. 1 Thessalonians, 1 Thessalonica, 2, versikulo 13. Unang Thessalonica, kapitulo 2, versikulo 13. Sabi dito, for this cause also thank we God without ceasing. Because when ye have received the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh on you, also in you, that believe. Sabi ni Paul, mga kaibigan, kayo'y tumanggap sa salita ng Diyos, hindi kagaya ng salita ng tao, kundi salita ng Diyos na nanggaling mismo sa Diyos, na epektibo na gumagawa sa mga nananampalataya. Kung ikaw ay nananampalataya na ang salita ay kayang baguhin ang buhay mo, epektibo ito. If you believe. Now, ang aking appeal this evening, mga kaibigan, would you like to try the Bible? Gusto niyo bang subukan ng Bible? Hebrews 4, verse 12, for the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit. No, ang baril, mga kaibigan, no? Sinabi ko to sa mga... Ang baril, mga kaibigan, pag tinamaan ka, tatamaan yung laman. Tatagos sa laman. Pero ang salita ng Diyos ay higit pa sa baril. Sharper than any two-edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit. Tatagos sa pagitan ng espiritu at kaluluwa. Ang kayang tamaan ng baril ay laman. Ngunit ang kayang tamaan ng salita ng Diyos ay ang pagitan ng espiritu at ng kaluluwa. Gusto niyo bang subukan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? When will you begin to read the word? Begin it now. Now that we are yet sinners. Do you agree, mga kaibigan? Itaas nyo nga yung kamay if you would agree. Then let us pray. Iyuko natin ang ating mga ulo. Heavenly Father, salamat po sa gabing ito kami inyong binigyan ng napakagandang panahon upang pag-aralan ng inyong salita. Panginoon, gusto naming subukan ang kapangyarihan ng inyong salita. Sinabi niyo, Panginoon, na ang salita ninyo'y makapangyarihan, buhay, makapangyarihan. Kayang baguhin ang aming mga buhay. Kayang pigilan kami upang hindi kami magkasala. Kaya Panginoon, we would like to try. We would like now to begin pondering upon your word. Gusto namin simulan na basahin ang inyong mga salita upang magsimula din ang pagbabago sa aming buhay.
Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan. Good evening po.